Labanan na nung ginagawa mo dyan. Pinapalto ko lang ng ano kasi medyo pangit na yung ano eh. Kailangan ko itong tanggalin eh. Pinapalto ko ng bago. Hindi kasi ano, baka naman pwedeng bumili tayo ng ulam na mag-grocery tayo. Kasi wala tayong pagkain dito. Magluluto ako. Mag-order ka na lang sa Shopee, sa ano. Foodpanda na lang, umorder ka na lang ng pagkain. Wala na, hindi makapamilit. May ginagawa pa nga ako. Mag-ano pa ako dito, mag-welding pa ako. Babaguhin ko pa to, malapit na ang ano nito, lapagan nito. Motor na yun, walang araw na hindi mo hinipo ang hayop na yun eh. Love, hindi ka pa ba tapos dyan na ano? Ano na naman yung ginagawa mo, Love? Sa ano to, sa tumbutso ng motor, eh kailangan ko weldingan to, gawa ng medyo maliit yung butas eh. Hindi na natapos yan. Ano yung love? Ah, eto love. Tinutulungan lang kita. Tinutulungan lang kita doon sa mga alam kong gagawin mo, pagising mo. Ginawa ko na. Kasi naaawa na ako sa'yo na maghapon kang magagawa dito. Ang dami mong ginagawa na hindi ka naman nagkakapera, na wala namang kwenta. Oo. Kaya tinutulungan na kitang gawin yung magagagawin mo. Kasi nga, naaawa na kasi hindi ka nakakaligo. Para makaligo ka naman. Oo, kasi eto gagawin mo to maghapon. Wala kang katulong, nakakaawa ka, di ba? Oo, ngayon tinulungan na kita para naman yung sarili mo maalagaan mo. Oo, kasi magagawa ka dito maghapon. Matatapos ka gabi. Tapos hindi ka maliligo. Hindi ka na rin nagsisipilyo. Kaya ako na muna gagawa nito ng mga dapat gawin mo. Ako na muna bahala. Leave it to me, okay? Alam ko na ang gagawin ko dito. Kaya tinutulungan na kita para naman may ambagban lang ako sa'yo. Oo, etong motor. Alam ko lahat ito ginagawa mo sa motor. Ito, alam ko tatanggalin mo rin ito eh. Ito, lagi mo itong tinatanggal. Ito, alam ko na ang gagawin mo dito. Teka lang, tatanggalin mo ito. Hindi ko matanggal eh. Yan, alam ko, gagantay mo ito, tatanggalin mo ito. Tapos may kukutkutin ka dito. Alam ko na yung mga kukutkutin mo dito sa araw-araw kong panonood sa'yo. Oo, kaya tutulungan kita. Kasi nakakaawa na yung motor. Oo, nananahimik dito na walang sira. Kukutkutin mo. Tapos bigla kang re-reklamo na may kailangan palitan. Oo, kaya ako na ang gagawa. Diyan ka lang. Oo, diyan ka lang. Kasi yun nga, gusto ko itang matulungan sa iyong buhay. Matatapos ka gabi. Tapos sasayin mo sa akin, hindi ka na makaligo kasi pagod ka. Napagod ka doon sa bagay na hindi ka naman nagkakapera, no? Wala naman pakinabang sa'yo. Kaya tutulungan na lang din kita. Yun ang goal ko dito. Napansin mo ba yung labahan natin doon? Lagay ng baduming damit. Wala kang damit doon. Oo, diba? Nakakatuwa ka. Wala kang damit kasi hindi ka na nga naliligo sa mga ginagawa mo na to. Sabi mo sa akin, libangan mo lang to. Hindi mo nalibangan to. Araw-araw mo na kinukot to. Adik ka na dito. Ang inang to. Diba? Ngayon, tutulungan na kita. Ako nang bahala dito. Manood ka lang dyan. Kumain ka. O magluto ka na para sa sarili mo. Magpagupit ka na din. Kasi hindi ka na nakakapagpagupit. Mas inuuna mo talaga lahat ng mga bagay-bagay dito. Tingnan mo itong itsura ng lugar na to. Ha? Nung bagong lipat tayo dito, bala ko itong gawing garden. Garden, ang ganda ng provision ko dito. Garden. Tingnan mo nangyari dito, mukhang junk shop. O kinang ina mo. Kaya garden ang bala ko dito para naman pag lumabas ako, meron ako malalangkat na sariwang hangin. Oo, kasi kaya garden ang gusto ko dito. Ang ginawa mo itong junk shop na hindi ko makikita na parang talyer. Ngayon ang lalangok ko, hindi sariwang hangin eh. Sariwang langis, amoy grasa, amoy nagwe-welding, sari-sari. Tapos yung mga barkada mo dito ang pawisan, amoy maasim. Sari-sari na amoy ko dito, garden nga sana para sariwang hangin. Ngayon magkakasakit ako sa amoy dito eh. Kaya tutulungan na kita. Para naman hindi mabigat sa pakiramdam mo yung mga ginagawa mo. Kasi nagre-reklamo ka na ng masakit ng katawan mo. Naaawa ko sa'yo kasi may sense talaga yung ginagawa mo. Oo, diba? Ang course mo, ano mong course mo, diba? Hindi ka naman engineer, diba? Ang course mo, ano ka yung manager, diba? Nagiging welder, nagiging carpenter, nagiging mechanicer. Sari-sari ka na, puro kaka-er. Sobrang awang-awa na ako sa'yo. Oo, pag-ano-ano, kagabi, diba? Nagsipili ako, alam mo ginawa ko. Yung toothpaste, tinandaan ko yun. Nilalagay ko ng label. Oo, alam mo, pagising ko, walang bawas ang hayop. Oo, walang bawas yung toothpaste kasi hindi ka na nagsisipilyo. Puro na lang ito yung ginagawa mo. Tapos nakakalimutan mo pa yung mansari natin. Oo, hindi ko naman na-inform. Hindi ako na-inform na ang napag-asawa ko pala, ang jowa ko pala ay all-around worker. Oo, kasi ang dami mong alam sa buhay. Oo, pero yung mga ginagawa mong kagaguhan, hindi mo naman alam. Tangina, alam mo, dati,
okay lang sa akin sinasabi mo na, kaya mong ginagawa to, hobby mo lang to eh. O pero ngayon hindi mo na hobby to, may sakit ka na sa ulo. Oo, kasi nananahimik yung motor, tatanggalin mo yung ulo. Diba? Ako pagod na ako pag-iintindi sa'yo. Oo, ngayon ganito na lang, kung hindi talaga ito mapipigilan, magbihis ka. Oo, ang gagawin natin, i-enroll kita sa school. Mag-schooling ka na magiging welder ka, maging mekaniko ka, maging technician ka. Lahat ng course ikukuha natin sa'yo. Oo, para naman, kasi yun talaga pinapakita mo. Tapos ang gagawin natin, i-request ko na lang, gagawa ko ng paraan. Oo, naging designer ka ng motor ng Yamaha or kung anumang brand. Oo, para naman, pag naglalabas ng motor at ikaw ang designer, wala nang babaguhin yung mga consumer. Kasi alam na ng tao kung ano, alam mo na kung anong dapat baguhin para pag nilabas ng motor, brand new, wala nang babaguhin. O, di ba? Mas maganda yon para tipid. O, kasi, yun naman ang ginagawa nyo, kakalabas na lang ang motor, papalitan agad ng ganito, hindi pa ubus yung gulong, palit na agad ng gulong. Kasi mga, hindi ko maintindihan sa inyo, kaya ganun lang gagawin ko sa'yo, ha? Nakakaya naman kasi sa'yo, ilang ina mo.